baklas na po nila. Tapos sa yung iba naman nabuhos na. Geng. Bali, uulitin lang din po natin para doon sa mga bagong viewers. Ma-inspect. Dito pala yung cash basin natin after nyo. Yung kulang natin si, si Tamtam. Yung wall and ceiling. Pahira na ng pintura, yung para sa wall and ceiling, sa mga bato. So, yan na lang po yung kulang dito, sliding door. Yan, pwede na po natin ito ipauna. Yan yung pader, pero mas maigi sana. Hindi natin makikita si Bilog kasi yun nga, marami siyang inaasikaso. Pwede na rin tapusin. Tsaka rito sa gilid, pwede na rin pong mag-kitchen counter. Pwede na rin pong i-lay circuit breaker, tsaka yung 8 branches pa. Tayo, nasa 130 na hollow blocks po yun. Plus 130, total of 630. Pinili nating ilaw. Ang hindi ko lang binili rito sa ating mga drop light. Tapos yung mga pin light naman, nagawa po namin. Nasa 17 square meter. Sinsilin kasi ilulubog po yan sa pader. Matagal ko lang binili yan, kaya may matagal na on hand dito. Tapos si sir naman, ito na hindi nyo nakikita sa mga opening talaga kami rito. Mga ganyang kalaki. Kasi lang yung gate tubular hinges yung nilagay ko rito para heavy duty. Hirap-hirap dito yung sa paglilipat daw ng pin lights. Pero yung mga pin lights lang, iniwan. Kunin ko yan, boy. Ayun, para may tabi muna din sa... Tapos meron tayo isang galon ng emulsion. Mga Karos, good morning. Yan, kamusta po tayong lahat? Yan, sana po lagi tayo nasa mabuting kalagayan. Bali, December 18, araw po ng Lunes. So, December 18, ilang araw na lang ay Pasko na. Yan, Merry Christmas po sa inyong lahat, mga Karos. Bali, papunta po tayo rito sa hardware. Dito lang malapit sa may palengke. Meron po tayong delivery kahapon. Bali, hindi na po natin naisama sa video. May pasok nga din po pala yung ibang tropa dito sa may Block 29 sa dulo ng Phase 4, yung pinakabagong project natin. Ayan, may pumasok po doon na ilan sa mga manggagawa po natin. Bali, yung delivery, babayaran po muna natin ngayon. Yan, gusto ko po muna sana magpasalamat muna kila Ma'am Michelle at sa mga nag-asikaso po na sa amin doon sa bahay, doon sa may Grand Antel, Kawit. Yan, bali, malaking grupo po kami doon dahil nandun na rin po yung grupo ni Master Batang. Yan, sama-sama na hanggang sa matapos po lahat ng pinagagawa niya. Bali, ito mga Karos, itutuloy natin yung ating ongoing project dito sa Phase 4. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Medyo maambun, no? Kaya basa yung kalsada. Ayan, enjoy watching po mga Karohaus. Tara, let's go. Okay, dito na po tayo. Ayan, nabayaran na po natin yung mga na-deliver kahapon. Tapos may follow up tayo na hollow blocks doon kasi konti na lang yun. Pagpapatuloy na yung asinta. So ang hindi ko lang in-order doon yung mga PPR pipes, pero sa mga sanitary line. Ayan, okay na. Mga Karos, nandito na po tayo. Good morning yan. Good morning sa ating client owner. Kay Sir Cloud, good morning po. Tsaka kila ma'am and family, good morning. Ayun si Louie, good morning Louie. Good morning. Ayan, good morning, good morning. Ricky, good morning. Good morning. Ayan, kamusta kayo kahapon? Okay po. Hindi ba umulan? Hindi. Hindi, okay. So ito, may delivery tayo, mga nasa 130 pa yata na hollow blocks. May paparating ngayon kasi konti na ito. Ay, si Kuya Richard, good morning po. Ayan, good morning. Ayan, yung iba sa mga forma, ayan, baklas na po nila. Tapos yung iba naman, nabuhusan na. Jabil, good morning. Good morning, gang. Gang. Ayan, ang mga nagawa po nila kahapon. Ayan, si Kuya Boy po ay pumesto rito kahapon. Ayan, sa mga linya. Ito yung mga pinadeliver natin kahapon kahit wala po tayo. Para po maanam po nila, magawa po ni Kuya Boy at mabuhusan na po yung mga poste. Bali, itong mga poste may mga nakabaon po sa loob niyan na mga PVC pipe. Pasingawan. Yan, pasingawan po yan. So na-elaborate na po natin to dati nung sa unang gawa natin sa unang project. Halos ganito lang din yan. Yan, bali, uulitin lang din po natin para doon sa mga bagong viewers kung paano natin to ginawa. Yan, nakapag-poste po sila, nakapag-buhos. Yan, bali, after po nito, pwede na pong baklasin po yung mga pamorma. Dire-diretso naman yung CHB laying nito. Yan, may siwang po dyan. Yan, may siwang yan. Bali, bubuhusan po nila yan ng semento. Dagdag waterproofing na may Sahara.
Yan. I-double inspection na lang po ito ni, ano, ni Master Jojo. Bali yung pagkakagawa po nito, hindi pa po siya totally mga naka, ano, naka-solvent pipe. Bali naka ano lang po yan, mga nakadikit. Good morning muna kay Master Jojo. Good morning. Good morning. Good morning. After niya ma-inspect, dito pala yung catch basin natin. After niya ma-inspect, bali idudugtong na po yan ng, ano, ng may solvent pipe. Ipifix na. Yan, kulang natin si ano, si Tamtam, wala pa. Andiyan na ba si Tamtam? Wala pa. Ay, hindi siya nakapasok kahapon. Hindi. Ah, hindi nakapasok. Sa bagay, kinaya niyo naman, no. Apat lang kayo, no, kahapon. Ngayon Lunes, abali dag day off si ano, dag day off. Ayun si Tamtam. Si Tamtam. Tam, good morning, Tam. Good morning. Yan na. Bali, ito nga po pala yung mga gamit namin, hahatid muna namin doon sa ano, second project. Third project pala. Okay, dito naman po tayo. Pagpapatuloy ni Kuya Dindo rito yung overall paint. Interior. Good morning po, Kuya. Good morning. Kaya baka may gusto kang pasalamatan. Shoutout nga po pala kay Ma'am Michelle Valdez. Kahapon sa Grand Anvil. Anvil, Kawit. Oo, sa Kawit. Thank you, Ma'am. Sa ano nyo sa amin, pagtangkilit, Ma'am. Thank you. Yun, no. Bali, si Ma'am, no, Kuya, marami pang ipapagawa. Marami pang papagawa si Ma'am, Ma'am. Yun, Ma'am. Wait lang kayo dyan, Ma'am. Yun, no. Okay, bali, ang assignment lagi ni Kuya din dito araw-araw. Bali, wall and ceiling. Yan, wall and ceiling. Pero iiwanan ni Kuya Dindo to ng 90%. So ibig sabihin, almost napahira na ng pintura yung para sa wall and ceiling, sa mga bato, sa mga kisame. Pag bato, yun yung mga pader. Tapos hindi muna namin pinagagalaw po yung ating mga finishing carpentry kasi may magtatrabaho po nito. Yung toilet and bathroom. Yung sa pinakasahig. Yan. Bali, ito may application na lang tile grout para pag sa mga installer natin may bakante, may makalibre. Nabilhan ko na nga po pala ito ng shower set, nabilhan ko na rin po ng water heater, nabilhan ko na rin ng towel bar. Ang kukumplituin ko na lang dito yung sa bidet, yung wala tayo doon. Tapos itatanong ko pa si client owner, baka meron pa siyang gustong ipakabit pa. At least maisama natin. Wall mirror, hindi ko pa nabibilhan to. Ang hinahanap ko rito yung may frame na black. Yung para bagay. Tapos kailangan pa nating mapagawa muna itong vanity yung sa overhead cabinet niya. Kasi nabilhan ko na rito ng basin type na lavatory. So sa mga shampoo holder, baka hindi na siguro tayo bumili kasi ito nga yung purpose ng niche. Yeah, kaya naka-niche counter siya para lagayan na, hindi na tayo bibili. So yan na lang po yung kulang dito, sliding door. Yan, pwede na po natin ito ipauna, yung sliding door, para may pagpatuloy po yung installation dito ng J-moldings. Yan, may J-moldings pa po yan sa gilid. Yan. May mga gamit namin. Tapos yung mga gamit namin, mga pang finishing, meron na rin dito. So hinihintay na lang talaga yung pintor dito na si Kuya Jun. Hinihintay na lang natin. Yan, almost 90% na po sa mga pintura para sa pader. Ito pa pala. Sa kwarto meron pa na, Kuya, no? Ayan, bali si Kuya Dindo. Papasadahan uli yung mga ano rito, yung mga bato, yung mga pader. Tapos pwede niya nang isunod doon pagkatapos yung mga bakal naman. Ayan, bukas yung ilaw. Ayan, pinatay na natin. Dito rin. QDE black. Ah, sige. Wow, paganda na paganda tong bahay na to. Tapos kapag ka nagawa po nila Master Batang yung pinagagawa natin dito, regarding sa mga aluminum kitchen cabinet, ipapa-install na po kagad natin, pwede na rin. Yun yung advantage nung pag-install ng tiles dun sa ilalim ng wall para rito sa kitchen cabinet.
hindi na po yan masyadong pipinturahan. Bale, itong gilid na lang. Kuya, meron pa pala sa gilid, no? Ng kitchen. Pag makaluwag-luwag ka na lang, para hindi ka rin matagtag. Eh, ito, kuya. Kabilaan. Aha. So, ito lang muna yung assignment natin dito. Siyempre, kahit mag-isa lang si kuya muna dito, binibidyoan pa rin natin kasi pinapanood to number one ang may-ari. Siya po yung number one na nanonood dito. Ayan, tapos si Master Jojo naman, binibisita niya po yung mga gawa po namin. Bago po sila mag-start dun. So, paano kuya? Ikaw na muna bahala na. Sir, ganun pa rin gagawin natin dito. Oho, medyo ibahin lang natin yung style. Oo. So, ito, bandang huli na. Alam mo na. Huwag mo lang pirahin. Baka makamaya, maikutan tayo. Si ma'am naman po, pumayag po siya sa tema ng kulay is yung pasadya nito. Ako naman nga po, sinasuggest ko, iibahin na po namin. Pero sabi ni ma'am, mas maigi, sumunod na muna tayo. So, ito na yung pinaka-final color ng pader, pero mas maigi sana rito, tinge of gray. Pero dito, nirequest niya talaga na kung ano talaga yung bagay na kulay rito, kami nang bahala. Kaya si Kuya din daw na po ang ano niyan. Ang bahala po dyan sa lahat. Medyo hindi talaga maganda yung weather ngayon. Yan, kasama na po sa blessing yan yung umuulan. Yun nga lang, apektado yung gawa natin dito sa may dulo. At least dito sa third project natin, kahit papano, nakapagbubong na. Eh, nakapagbubong na, tapos nakapagbubong na rin sa may harapan ng bahay. Pero hindi pa rin maganda magtrabaho kapag kapag umuulan. Yan, sana naman ambon-ambon lang para merry ang ating Christmas. Alright, dito na po tayo. Okay. Good morning din sa ating mga client owner dun sa pangalawang project at saka dito. Yeah. You know, dito si Kuya Boy. Good morning po. Good morning, Boy. Yeah, good morning. Bali, sa ngayon, hindi natin makikita si Bilog kasi yun nga, marami siyang inaasikaso. Yan na, may bagong na uli siya. May bago na siyang baby. Yan, congratulations kay Bilog. So, ito, pwede na rin ipagputuloy installation ng tiles dito. Nagkulang lang ako ng isa. So, 19 yung binili ko, pero kulang tayo ng isa. Yan, kasi itong tiles po na to, medyo may kamahalan to. Mahirap na kapag kasumobra. Ang isang piraso po nito, mga kulang-kulang ano. Ah, hindi pala, 310. Yan, 310 ang isa. Mas mahal pa sa semi-granite. Okay, ceiling. Pwedeng mag-ceiling. Oh, pero ginagawa pa ni Kuya Boy mga electrical. Oh, pwede na rin tayo mag-kitchen counter. Yan, tapos yung installation nga ng tiles doon, pwede na rin tapusin. Tsaka rito sa gilid. Yan, meron pa. Eto. Yan, meron pa rito. Yan, nandito yung ating pang-kisame. Pwede na rin pong mag-kitchen counter. Pwede na rin pong i-layout. Yan, yan muna yung gagawin namin ni Master Jojo ngayon. Okay na po tayo rito. Bibilin ko na rin po yung mga para sa circuit breaker tsaka yung 8 branches panel. Ayan, panel breaker, panel box. Dito natin ilalagay. Yan ang layout dito. Sintadahan na po to. Bali, meron tayong open space. Kadalasan sa ginagawa namin dalawang open space kasi yung isa naka-provision para sa gas range. Pero dito, cooktop yung napili ni sir. Tapos dito naman yung refrigerator niya. Yan, ililipat po ni Kuya Boy yung breaker dito. Yung panel breaker na dito sa likod. Likod ng pintuan. Yan, pinagpapatuloy naman ni Louie installation ng tiles. Yan, samantalahin natin kahit umuulan. Tara. Bumalik ako sa hardware ni Boss Dan Mark. Ayan, nagpapasabay ako sa kanya ng dalawang sanitary pipe na DDoS. Ito yung ginagamit namin na pang downspout. Doon sa ikalawang project namin, sa pinipinturahan ni Kuya Dindo, wala pang downspout yung harapan ng bahay. Bali, dalawa yun. Kailangan na po natin lagyan kasi tamang-tama ito, nag-uulan na. Kailangan meron na siyang downspout. Tapos bibiling ko na lang po yung clamp nito doon sa may Mighty Star Hardware dito lang banda sa may Bagtas.
Bali yung 100 pieces na hollow blocks, isasabay na to. Kasabay na ng mga PPR pipe, tsaka yung mga ano, yung mga para sa electrical pipe dun sa ika-apat na project natin. Bali yung dalawang ano nga po pala, PVC pipe 280 dito sa may block 24. Okay, dito na po ulit tayo. Ito yung ano, yung ating ginagamit na circuit breaker. Bali ano to, yung nandito sa existing na unit, 4 branches. Yung binili natin, 9 branches pala to. Yan, 9 branches. Bali ano to, 4, 6, 9, and 12. Yan yung mga available. Yan. Bali, isang panel na lang po lahat. Tapos bumili na rin tayo ng excess pan, dalawa. Sa isang unit, laging dalawa. Sa kitchen at saka doon sa toilet and bathroom. Okay, bumalik tayo rito. May delivery tayo. Nasa 130 na hollow blocks po yung delivery natin. So may paon na tayong 500 na hollow blocks dito. Plus 130, total of 630. So para dun sa mga meron ng bahay na ganito, 54 square meter, tapos standard lang yung setup ng extension. Yan, baka masundan nyo yung video namin. Yan, nakaka 630 na kami sa delivery dito. Yan, diretso ulit. Diretso tapos kaliwa. Tapos crossing na. Tapos nagpa-deliver na po ako ng PPR pipe para sa water line. Ito, hindi atin to. Yan, meron na tayo mga delivery na una ng mga pipelines. Ito. PPR pipe para sa mga water line. So babaguhin namin yung water line dyan kasi blue pipe lang po yung abang. So hindi na dadaluyan ng tubig yung dating existing na water line dyan. So mas matibay yung ginamit natin. Tapos electrical pipe para sa mga poste. Yan na. Thank you sir, thank you. Yan, tapos yung dalawang tubo na binili natin ni kanina sa kanila, ito yan. Didos para rito sa downspout. Yan. Tsaka doon sa kabila. Ay, co-connect na lang yan. Ay, nakita nyo may naka-usting tubo. Tapos yung regarding dito, ihuhuli na lang po namin. Last priority na lang to. Kawawa rin naman po kasi sila, client owner. Ganyan po yung sitwasyon sa harap. Naipunan ng tubig. Kuya, hindi ka naman apektado dyan. Umuulan-ulan eh, no? May bagyo ba? Low pressure. Ah, low pressure lang. Hindi lang, kaya lang eh. Halos okay na tayo rito ngayong umaga. Bali, kinukompleto ko muna yung mga kailangan ng mga manggagawa para dun sa mga project na ginagawa natin. Yan, kahapon po kasi, araw ng Linggo, buong araw po tayo nasa kawit. Kaya ito, kailangan advance tayo sa materialis para dire-diretso yung tropa. Opya. Bali, papunta naman tayo sa Vista Mall ngayon. Yan, bibiling ko na yung mga pin light para dito sa ikatlong project. Tapos bibili na rin po natin yung isang perasong tiles na kulang pa para dun sa wall cladding sa harapan ng bahay. Okay, let's go muna. Alis ulit tayo. Tara. Ito na tayo sa All Home. Pinapatesting na natin yung mga binili nating ilaw. Ang hindi ko lang binili rito, yung sa strip light at saka yung mga center light. Bali, itong mga ilaw na to, yung mga bulb light, sa ano na po yan? Sa mga poste at saka dun sa fence area, dun sa ating mga drop light. Tapos yung mga pin light naman, dyan na yan sa mga cove ceiling, sa kwarto, sa toilet and bathroom at saka sa kitchen area. Yan, testing mo na lahat. Bali, bigyan ko nga pala kay idea yung nagagamit namin na pin light nasa 18. Tapos yun dun sa 18 peraso, tapos yun dun sa TV cabinet dalawa, tapos yung mga bulb light nasa 9 na peraso. Ayan, wala pa dyan yung center light at saka sa strip light. Shoutout nga pala kay Justin, oh. Nag-assist sa atin ngayon. Tricolor na pare ng mga pin light. Yan, tricolor. Tapos yung mga bulb light combination na ano, warm at saka daytime. Marami-rami. Bali mga karosa, naihatid na po natin yung mga ilaw at saka yung kulang na tiles. Yan, bumili rin po tayo ng isang perasong tiles na ginamit dun sa wall cladding ng harapan ng bahay. Eto, medyo gumaganda-ganda na yung weather.
Yung kanina, wala pa rin tigil yung ambon eh. Okay, break time lang po muna tayo. Ay, pagpapatuloy po natin yung pagbibigay ng update mamaya. Baka. Yan yung baka oh. Let's go. Tara. Dumaan muna tayo ng hardware bago tayo umuwi para makapananghalian. Bali, bumili tayo nito apat para to sa downspout. Yan, lagi nyo nang napapanood yan. Mas maganda ho kasi ganito, maganda tingnan kaysa dun sa plain sheet na DIY. 90 times 4. Magkano po lahat? 360. Itong lahat. Para to dun sa ginagawa ni Kuya Dindo, yung para sa downspout sa harapan ng bahay. 360 natin. Eh mga karos, kakatapos lang po natin mananghalian. Ayan ha, shoutout nga pala kay Ma'am Bettina Fab, tsaka kay Sir Jello Magallanes, at tsaka always kay Sir Roland. Ayan, shoutout po sa inyo Sir Roland. Meron siya tinatanong, si Sir Roland Maranan. Yung project po namin dito sa mga 54 square meter, may mga corner. Ang sukat po ng end lot niyan, yung end lot corner, isa 19 square meter. Yung pangalawang project naman na ginagawa po namin, nasa 17 square meter naman po yung sukat na sa gilid. Ayan, shoutout po. Bali, ito papunta tayo ng palengke dito sa hardware ni Boss Daryl. Bibili po tayo ng mga circuit breaker para dun sa panel box na binili ko para dito sa third project natin na inner row house. Tara! Ito yung mga in-order natin. Additional circuit breaker. Yung tawag dito mga safety breaker na ito yung mga ganito. Magkano ulit? Yan na. Okay. Tara. Yan, halos kinukompleto na ni Louie yung installation ng tiles. Yan, halos nakakompleto na rin dito. Maayos na rin po yung installation ng ating tubig, water line. And dito banda, itatayos din namin yan para maganda po tingnan. Okay, ito nga po pala yung bagong panel box natin. Bali, ano to? 9 branches. Kasi wala naman mabibili na 8. Bali, mas mahaba po to dito sa existing na breaker. Pero yung ibang nakalagay rito, magagamit natin dito. Yan, mapupunta po yan dyan banda sa likod ng pinto para hindi na nakikita yung breaker dito. Bale, ito, dinamihan na namin dahil wala na po tayong ilalagay na breaker dun sa cabinet. So, sama-sama na po siya dyan lahat. Yan yung panibagong design namin. Yun nga lang, medyo matrabaho po siya. Tsaka, maraming sinsilin kasi ilulubog po yan sa pader. Ito na yung ginagawa ni Master Jojo rito. Ay, hindi matatapos to yung slab counter nito kung wala tayong on hand na cooktop at saka nung ating sink. Yung kitchen sink, yan meron na tayo rito. Saan ba yun? Ayun, doon. Matagal ko nang binili yan, kaya may matagal ng on hand dito. Tapos si sir naman, yung kanyang cooktop, ito yung pinakasukat. Ay, yung kitchen counter. Tapos sa refrigerator dito. Yan, pinaporma na lang ni Master George yung slab. 20 by 20 yung mga pagitan po yan. Para matibay. Tapos dito may mga additional na outlet dito na hindi nyo nakikita sa mga ginagawa namin noon. Yan, may mga pasadya po siya dyan. Dyan sa wall na yan. Tig-isa, pababa. Tapos sa mga likod nito ng pader na gagawin namin basic partition. Yan, meron din po yan. Balak niya po kasi na malalagyan po at ma-installan ng wall pan. Yan yung balak niya dyan. Okay, break time na din. No? Break time na din. Sasabayan na po natin ang update dito sa may ikatlong project natin. So, ayan po yung mga nagawa. Yan, dito rin. Alos okay na to. May kita nyo, may opening talaga kami rito, mga ganyang kalaki. Kasi pag hindi malaki, hindi po natin i-install ng maigi yung ating tubular hinges. Yan, kahit ganito lang yung gate, tubular hinges yung nilagay ko rito para heavy duty. Yeah. Diba?
para sulit. Tapos dito naman, tinatapos na lang po yung mga wiring dito. Itong pag-wiring na to nung ating electrician, nasa stage pa lang po kami nung lightning and switches. Yan, bali after nung ceiling, dako naman kami doon sa mga outlet naman sa linya sa mga baba. Tapos yun nga, yung medyo mahirap-hirap dito, yung sa paglilipat ng breaker. Ito yung kauna-unahang unit na gagawin po namin yung ganong renovation. So ililipat po namin to. Lalagay namin dyan sa likod ng pinto. Siguro doon sa mga susunod na magpapagawa sa amin, pag napanood nila tong finish outcome namin, baka puro doon na lang po ipapalagay. Siyempre may ano yan, mahirap gawin niya, kaya siyempre umasa kayo, may costing din po yan. Tapos dito, inaayos na ni Master Jojo to. Anuhan po nila to, itong slab counter na ginagawa niya, bubuhusan po nila. Ayan po yun. Tapos kanina, nabilhan na rin po natin ng mga ano to, ng mga ilaw ng pin lights. Pero yung mga pin lights lang, iniwan ko rito. Yung ibang ilaw, doon na muna sa bodega. Tapos pwede ko na rin i-pull out yung ano rito, yung kitchen sink muna. Tsaka yung shower set, yan, nandito lahat. Pwede ko muna i-pull out yan para hindi madumihan dito. Okay, yan na po muna yung update dito. Yan, break time muna tayo. Break time. Dito naman tayo sa dulo. Yan yung lagay ng weather natin ngayon. Kung hindi na lang sana uulan hanggang mamayang uwian, yan. Blessing yan. So ito, nag-aasintada na si Ricky rito sa gilid. Tapos nga, ngayong araw, may dumating pa tayo ng 130 na hollow blocks. Yan. Tapos dito, dadagdagan pa po nila yung ibabaw ng pasumano. Yan, asintada na. Bali, yung gagawin na asinta rito, hanggang ano na po yan, hanggang taas na. Tapos kapag nakompleto nila yan, pagpapatuloy na yung poste. Ito, marami pa sa harap. Ayan pa, masintadahan dito. Tapos dito banda. Ito, may blocking tayo rito. Sa ngayon, ganyan lang muna yan. Tapos syempre, yun sa pader, may titibagin dyan. Tapos ito, mawawala rin to. Titipagin din po yun. Okay, bumalik po si Kuya Boy rito para sa waterline at saka sa ano, sa plumbing. Bali, waterline, huli na yun. Ito sa plumbing. Yung final na yan. Tapos yung... Yes, yun, no? Ginapto namin, Jojo. Oo, yan, yung floor drain. Kasi noong nakaraan, nagkaroon ng problema eh. Ayan, may on-hand tayo na floor drainage dito. Ayan, actual na yan. Pwede ka nang kunin, Kuya Boy? Pwede ka. Ayun, para may tabi muna dun sa... Testing namin ni Jojo. Oo, mas maganda talaga may actual eh. Minsan kasi, nasa gitna yung imbudo. Minsan naman nasa gilid. Oo. Tapos sa dito, may buhos na yung ibang part ng may siwang. Ayan na. Ayan na, buhosan na nila. Matibay na to sa waterproof. Tapos ito, may kulang pa rito. Ayan, bubuhosan po yan hanggang sa lahat to ay makompak ng pinakalikod nito. Para wala talagang tatagos na tubig. Okay, paliwanag muna natin yung linya. Ayan, mukhang umahambol na. So, panibagong linya po tayo rito. Mapapansin nyo, meron kaming isang tubong vitres. Papunta na po yan hanggang doon sa harapan ng bahay. Yeah, kompleto tayo. Bali, may pasingawan din yan. Itong tubo ng dadus na to, pasingawan niya para doon sa water closet line. Yeah. Tapos sa downspout, meron tayong dalawang didos na tubo. Isa dyan sa dulo ng poste, tsaka rito sa may corner. Yung dulo na yan. Bali, nakatap lahat yan dun sa detres. Bali, yung detres na tubo na yan, papunta ron, nakaklib yan dapat para maganda yung daloy ng tubig. Ito, nagbubukod tanging linya na to na detres. Pasingawan po yan. Ang pasingawan sa taas. Diyan na po yan pupunta. Tapos ito yung ating catch basin. Tapos ayun po yung downspout. Yan, dadaan po yan dito. Tapos ang release niya, papunta rin dun syempre. Yung papunta lahat dun.
Tapos sa tubo ng ating sanitary. Tapos tubo po ng ating sa may vanity sa basin na yan naman po. So itong linya na to na dati wala na po yan, pati yung gutter mawala na. So lahat yan inaayos na lang yan ni Kuya Boy. Tapos merong huling linya rito si Lumina, yung sa existing. Ayan o, dyan na po yan pupunta yung ating water closet. So hindi siya nakapasama dun sa ginawa nating bagong linya. So bukod tayo kung ano talaga yung linya dun sa water closet na yun, lang yan, yun lang, dun lang dadaan yan. Ibig sabihin yung dumi dun sa inidoro, dun lang pupunta, hindi nahahalo rito. Yung ano natin, yung PPR pipeline para sa water line, dito na rin po yung exit ng lahat. Yan, dito na yung linya papunta dun. So yung dating linya dun sa Lumina, hindi na po natin gagamitin yun. Okay, yan lang po muna yung update natin. Yan na yung kalaban. Mukhang uulan yan. Ang dilim mo. Bali yung update naman dito ngayong araw, mamaya ikakabit po nila Master Jojo to tsaka ni Louis. Yan, basta hindi po uulan. Nag-aalangan nga din kasi kami dahil kanina pa maambon. Ikakabit nila yung downspout pababa. Binilhan na rin natin ng GI clam yung kanina, yung bago tayo mag-break time. Tapos yung pagpipintura naman po ng mga wall, yun, naaamoy ko yung Acrytex primer. Bali kanina nag-masilya, nagliha si Kuya Dindo rito, tapos nag-apply siya ng Acrytex primer. Tapos ito yung pintura natin na beige, yan po yung pinampipintura niya rito sa mga wall. And then yan, naka-Acrytex primer yan. Tapos meron tayong isang galon ng emulsion na binili noon. Kuya, nakapagpahid ka na ba? Hindi pa, no? Wala pa. Bali, ang finish po nito, naka-emulsion, pati yun dun sa may gilid ng corner. So, alalay na lang kung magkakasya. Piling ko naman, kasya yan, no, kuya, no? O, kasya yan, yung isang galon. Tapos dito, ayan na muna. Retouching, tsaka linis lang yung ginagawa rito. Kaya makikita nyo tong flooring na to, laging malinis. Para kung sakali pong dumating sila client, at least kahit pa paano malinis. Malinis tingnan. Yan pa yung ibang materialis natin gagamitin. Nasaan yung tornado map mo, kuya? Nandyan? Ah, ayun. Ayun, si tornado map. Kaya laging malinis dito. Bali, mapapansin nyo lang doon sa mga ilaw, lagi lang po siya talaga nakabalot. Binabalot muna namin. Pero pagka turnover na yan, yan, tatanggalin na rin po namin yan. Mukhang di maganda ang weather. Yan talaga.